Tsaka hindi lang tayo dalawa yung nasa condo nun. Kuting ang bobo ko naman kung mag-s*** sa tabi ko. Takot na takot daw siya. Magkatabi kayo sa bed. Wait lang! Stop! Ako muna! Totoo ba yun, Kuting? May part sa akin. Totoo ba yun? Yung sinasabi ng mga gagamit, ang sabi mo daw nun before, nung may Luis, pag yung nasentong si Luis, pag nasentong si Luis, ha, kayo na lang ulit dalawa. Ang sinasabi mo daw, ba't di mo pa kasi iwan yan, ginagamit ka lang yan. Such a blind item. Kasi daw, umamin ka daw sa admin mo na gusto mo daw pala si Kuting. The fuck? Sinabi ko? Maayos pa kaya ni Razel at Kuting ang nasirang pagkakaibigan? O friendship over na talaga? Pwede go. Matapang ka eh. Pero wala naman akong pakialam sa'yo. Si Chariz at Kuting ay naging magkaibigan simula nang pumasok sila nung season 2. Habang si Kay at Kuting naman ay naging malapit sa isa't isa nung season 3. Pero naging malaking usap-usapan sa social media nang magkaroon ng alitan sa pagitan ng tatlong content creator na ito. Maayos pa kaya ni Razel at Kuting ang nasirang pagkakaibigan? O friendship over na talaga? Gusto ko itong malaman kung totoo to kasi super ako dito sa intrigue ako dito. Takot na takot daw siya. Magkatabi kayo sa bed ni wait lang! Stop! Ako muna! Kuti! Eto yun, Russell. Kung ba't sobrang off na off ako sa'yo, yung galit na galit ako sa'yo. Kasi syempre, may something sa amin eh. Kinuwento niya sa akin. Ito daw yung pinamala ng trauma niya sa'yo kasi nasa bed kayo, magkatabi kayo, which is yung condo na binigay ng spender ninyo. Nasa bed kayo. Tapos ang ginawa mo daw, nagma- sa kalapit niya, alam mo daw nandun siya, and takot na takot daw siya that time. Totoo ba yun, Kuting? May part sa akin. Totoo ba yun? May part na natakot ako. Pero, ito. Yun yung sabi niya daw sa akin. Na-open ko na yun kay Kuting. Yung sinabi niya sa akin yun na, talagang, alam mo yung pagkakasabi niya yung, which is, ginawa nating joke sa all. Alam mo yan. Ginawa mong joke, pero sa'yo off talaga yon. May mga revelasyon na naungkat na parehong ikinagulat ni Razel at Kay. Hindi ako nags***** talaga sa harap mo. Ay, sa harap mo. Which is, wait lang, kasi ako mo. Which is, inopen mo sa akin, hindi ko mo pala. Oo, hindi ako nags***** tsaka, at tama ko naman nun, may CR naman. Di tama ko naman ako nags***** Alam mo ba kung bakit iniisip ko? Pero hindi mo ako may iniisip ko bakit na nagkakaganyan sa akin? Kasi ganyan yung pinipid niya. Kasi tapos ito pa, yung sinasabi ng mga gagamit, ang sabi mo daw nun before, nung may Luis, pag nasentong si Luis, ha, kayo na lang ulit dalawa. So ang nasa utak ko ngayon, yung sinasabi ng mga gagamit, eh, sa'yo pala galing yun. So ako, wala akong kaalam-alam ang pangit-pangit ng image ko sa ibang tao, eh hindi naman ako ganun. Ito, ako na naman. Okay, ikaw, sige. Nag-time na dalawa, nagdala ka magpuntang party. Hindi na nakakatawa, I'm serious. Oo, seryoso ako. Nung time na tayong dalawa, tapos sabi ko na, uy, bakit hindi mo inaano si Luis, ganyan-ganyan. Sabi mo, ay, ano, ikaw talaga pinili ko na i-save mo yung time na yun. Oo. Oo, makikita.
makinig ka. Oh, sige. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, hayaan mo, uuwiin din naman yan. Pag umuwi yan, ayaw na lang ulit. Sabi mo. Okay? Oh. Alam mo na kung bakit ako gano'n ulit sa'yo. Kasi hindi niya ako ng information na gano'n. Kasi ako nito sa kanya. Hindi, alam mo kung bakit sinabi mo uuwi din naman yan. Ramdam ko na nauuwi si Kuti, ay si Kuti, si Luis. At isa pa, kaya kita silibo, kaya kita pinili. Yung sinabi kong ikaw yung pipiliin ko. Kasi mga best friend kita, alam mo yan, kahit jowa ko na si Luis nun. Palaging yung nararamdaman mo, iniisip ko. Diba? Kasi nga, lagi ka nalulungkot, naiiyak ka. At alam ko, may sabi mo kanina, nagkagusto ka sa akin. At hindi ko in-invalidate yung feelings mo nun. Tsaka ang lahat ng iniisip ko, laging kabubuti mo. Kaya ewan ko kung bakit sinisiraan mo ako dun sa jowa mo. Yan, kaya galit na galit ako sa'yo kasi kaya ganyan. Kaya nagtataka ako kung bakit ka nagkakaganyan sa akin. Kasi diba nung before ka pa before pa kami magsimula, talagang okay tayo. Kaya nga. So, oh, ngayon alam kaya na. Kaya nga sabi ko nga. So nagulat na lang ako sa mga revelation niyo. Ano yung mga ganyan pala? Ito yung sinasabi ko kay Kuting. Nung okay pa tayong tatlo, sabi ko sige mag-enjoy ka lang. Kahit ang dami niya nang ino-open sa akin. Ang sinasabi mo daw, ba't di mo pa kasi iwan yun? Ginagamit ka lang yan. Yun daw yung sabi mo sa kanya. Sino hindi matitrigger niya? Ito ha. Ito yung sinasabi niya. Wait lang. Ito ang sinasabi ko kay Kuting nung una ha, sabi ko, sige Kuting, enjoy mo lang, gusto ko yung nag-enjoy ka, tsaka gusto ko, sabi ko, minsan mo lang maranasan yung ganyan. Kaya sinabi ko na nanggagamit ka sa kanya, sinabi niya kasi sa akin na ginagamit mo si Ward para umangat ka. So inisip ko, what if ganun din yung... Which is, yun yung sinabi mo nga. Hindi ko na alam. Yun yun yung interpretation ko, di ba nag-usap tayo niya? Ayun lang ang mali mo. Tapos ito para, so hindi ko mag-guess kung saan part ko ginagamit si Ward. Kasi siya mismo, nakasaksi siya, nagpumunta sa akin si Ward. Saksi ka dito, na lumapit sa akin si Ward, na bakit mo ako iniiwasan? Hindi ko naman nararamdaman na ginagamit mo ako. Nandodon siya sa labas mismo. Alam mo yun? Which is, so hindi ko alam kung saan part ako nang gamit. Which is, yun lumalapit sa akin. I mean, yung sinabi mo, which is, na-misinterpret ko siguro. Tapos, in-open up ko kay Russell. In-open up ko sa lahat. Kaya ako in-open up. Uh-huh. Kasi sabi mo, tulungan kitang lumayo kay Kate. Tapos, wait lang, ito pa. Ang sabi mo sa akin, na kaya nagkakaganon si Russell, kaya nireveal yung mga ganong eksena, yung like, such blind uh-huh. item. Kasi daw, umamin ka daw sa admin mo na gusto mo daw pala si Kuting. The fuck? Sinabi ko? Ipakita mo, wala akong sinasabi nagkagusto ko sa Kuting. Gusto kita as my best friend, pero wala akong sinabing gusto kita. Hindi naman sa, minamaliit kita or what. Kasi hanggang doon lang, best friend talaga tayo, tsaka. To be honest, yung term mo na insecure, yun din yung term na ginamit mo sa akin noong last time. Na insecure ako sa'yo? Oo, kaya ka doon nagkakaganan kasi nga doon gusto ko siya. Diba? Ang dami kong nalalaman ngayon ah. Oh, diba? Parehas tayo. I was really shocked. Ngayon alam mo na wala akong again sa'yo na kaya lang ako galit na galit sa'yo kasi may mga revelations na ganyan. Oh, ngayon alam mo na din kung bakit ako nagkakaganito. Oh, ayun. Yun nga yung point ko na sabi ko. Sana kinausap mo ako before and sana hindi tayo ganito. Ang kinainis ko lang ngayon kasi dinadaan mo lagi sa live. Dinadaan mo lagi. Kaya lang ako nagkaganyan. Kaya lang ako nagkaganyan ko ting. Kasi nagkaganon ako dahil nasa labas ako nung lumabas yung episode. Anong gusto nyo gawin ko pumunta ako dito para maglabas ng statement ko? Wala na akong interview. Eto, nireach out. Wait lang ha. Nag-live na ako nun. Nung ilang umap ka, okay pa ako nun kahit naglabas ako masama nun, di ba? No? Hindi, kasi okay. Kasi part kami nung time na yon gabi yon, di ba, lumabas yung episode, halimbawa ngayon. Oh. Tapos maya-maya, pupunta kami ng secret part. So nag-chat ako sa'yo, Russell, mag-usap tayo, gusto ko i-settle ito. Ay, hindi, ganyan. Hindi, pinablik eh. Pinablik na ako yung masama eh. Gusto ko, ipablik din natin na hindi ka talaga, Hindi, dapat nilinis mo lang yung pangalan. Hindi yung sasabihin mo, natatakot ka sa jowa mo, ganyan. Eh, anong gusto mong maging reaction ko nun? Kung bakit nagkagano ka? Eh, kasi ang ano niya, yes or no? Yes or no? Oh. Ano iisipin ko nun? Natatakot ka kay Kay. Tapos, ang sinasabi mo pa dun sa pag-up mo sa live ko na hindi totoo, ito, tatanungin kita. Isama nyo to, huwag nyo itong ikakata. Tinatakot kita? Hindi! Ginamit kita? Oh, hindi din! Oh. Wala naman pala na! Lahat ng sinabi mo sa akin, na sinabi ko ngayon sa kanya, totoo o hindi? Ano? Yung lahat ng yun yung totoo
Yung pag na sinasabi mo ko, Tinghan, alam mo kung gaano ako komportable sa'yo. Pero, masama yun sa paningin ng iba, sa pandinig ng iba. Pero alam mo, ganun ako sa madami, kila Celine, kila Ward, kung kanin-kanino, kung saan ako komportable. At hindi, my God, nilinaw ko yun sa'yo. Minasama mo pala yun. Sabi mo, hindi, di ba? Misa, may part tsaka, hindi lang tayo dalawa yung nasa condo nun. Kuting ang bobo ko naman kung nags*** sa tabi mo. Natural lang lang siya. Ilang beses pinapakita ko sa iyo kahit nandito pa lang sa loob, pinapakita ko kila Celine yung ko kung kani-kanino. Tapos ganun pala, tapos best friend tayo. Pinat ko sa kanya, jowa ko siya, iba yung hindi, natakot ka ba talaga or dahil? May part na, dahil natakot ako. Insecure lang talaga siya. Or, oh, which is naiintindihan ko, I understand na you have past trauma, kaya nga palagi kitang tinatanggap pag may mga ganitong eksena nung inamin niya sa akin talaga na sinabi niya yun. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang tatlo, nangingibabaw pa rin ang kapatawaran sa kanilang mga puso. Hindi talaga ako balit sa'yo. Mga isipin balit ako sa'yo ha? Kasi naiintindihan kita kung saan ganang galaan. Sana lang matuto ko na eh. Happy ako ngayon kasi nag-usap kami na Razer ng mahina ako na pag-benefact at talagang akat. Hindi ko ina-expect na mag-uusap kami ng ganito kasi ina-expect. Kung magagalit ako, magagalit siya, magka-clash kami, magtataasan kami ng boses. But ay, nakapin na hindi. Hindi ka naman magkakasya. Thankful din ako kasi meron ng ganito para malaman ng tao kung ano talaga yung totoo para hindi na namin kayo maiwan hangi. So, gusto ko rin mag-sorry sa inyo lahat kung na-feel kayo ng hindi naman totoong information. And then, this past few months, weeks, parehas kami ni Russell naging toxic. Because hindi namin alam parehas yung totoo, but I'm really sorry kay Russell. Ayun, pinapatawad ko si Kuting kasi naiintindihan ko siya kasi nagmamahal naman siya. At isa pa, ang dami naming pinagsamahan ni Kuting. At hindi naman ako mapagtanim ng galit. Alam kong lahat ng tao nagkakamali, tsaka hindi ko naman para iwan yung friendship namin ni Kuting ng dahil lang sa isang pagkakamali. Sorry kay Kay kasi ayun nga nagagalit siya sa nagagalit din ako sa kanya nang hindi niya alam na kung bakit ako nagagalit at ayun sorry din sa mga tao na naapektuhan sa amin at ayun salamat kay Kutik inamin niya na yung pagkakamali niya kasi ayun pinili ni Kuting na maiwan muna mag-isa sa Kumu Room. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Kuting ang kanyang emosyon. Nang mahimasmasan si Kuting, humingi rin siya ng tawad dahil sa naging bunga ng maling kilos niya. Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko kasi hindi ko namalaya na nagkukos na pala siya ng gulo, away, gano'n. So, gusto ko lang talagang mag-sorry sa kanilang dalawa kasi parang ako yung gumawa ng dahilan para mag-hate sila sa isa't isa, gano'n. And then, parang umiiyak ako kasi nabifeel ko na sobrang maling-mali ko talaga. And I admit it na mali ako. Ayun. Pero makalipas ang ilang araw, ang isyu na akala ng lahat ay natuldukan na, muli na naman nagsiklab. Hindi lang talaga ako natuwa kanina kasi may nagsumbong sa akin. Pagpasok na pagpasok ko ng live, biglang ang ginagawa niya dun sa mga Kokay supporters is nagme-make face siya. Which is, pinaglagpas ko yung nagme-make face siya,
Tapos, nung may nag-comment bigla na parang yung kapangalan nga ng best friend ko, biglang sabi niya kay Ana, yan ba yung ano? Na, ano, yung umaaway sa akin na best friend ni Kay, ganito, ganyan. Which is ako, sobrang parang na-cross the line niya kasi walang respeto eh. Kumbaga, okay na tayo eh, settle na natin yan eh. Kumbaga, ako naman, yung best friend ko, aware siya na okay na tayo. So, bakit magko-comment yung best friend ko ng such thing sa kanya, ng ganun sa live? Tapos ano, kumbaga best friend ko yun, edi ako lang din yung mapapasama. So hindi siya ganun. Siguro before, kaya siya inaaway ng best friend ko, it's because may nagawa siya sa akin, hindi maganda. Pagbaba ko kanina, sabi ko, uy bakla, huwag mong awayin yung best friend ko, tapos hindi maganda yung pagkakasagot niya sa akin. Hindi kasi ako natuwa dun sa sagot niya na, inaaway ako ganyan, tapos ang pangit ng parang face niya doon. Siguro dahil nabigla siya, siguro na misinterpret niya na galit ako. Ayun nga, naka-live kami kanina, tapos nag-comment yung best friend niya, tapos shinout-out yata ni Kuting. Tapos tinanong ko kay Kuting, yan ba yung ano, ganitong pangalan na laging may sinasabi sa akin? Eh, wala naman akong pakialam sa kanya. Tapos ayun, tapos sabi, tapos maya-maya, nagbaba yung ano, nagbaba nga si Kay. Tapos astang matapang siya na lahat, kala niya, kaya niya. Eh, ayoko naman ng ganun. Hindi naman ako para matakot sa kanya. Ano? Ganyan. Parang ang OA naman ng reaction niya. Pwede niya naman akong approach ng maayos. Pwede go. Matapang ka eh. Pero wala naman akong pakialam sa'yo. Dito sa mansyon, pamilya ang turingan namin sa isa't isa. At hangad ng talk na magkaayos ang mga may alitan before season end. Kung gusto mo na maging updated sa mga latest happenings inside the mansion, subscribe na dito lang sa number one digital reality show ng bansa, ang The House of Golub Season 4. Hey guys! I'm May the Plus! Good news! Mapapanood niyo na ang lahat ng full episodes on FB and YouTube channel! At para naman sa mga nag-subscribe sa aming premium, kayo lang ang may access sa Vote to Save, Vote to Send Home, Bottom for Reveal, ICYMI, at marami pang behind the scenes. Alam niyo ba ang halaga na subscription fee para sa YouTube Premium Membership? Ay only 129 pesos para ka lang uminom ng isang milk tea. At kapalit ito ay 1-year memberships na exclusive sa maraming perks and VIP privileges kapag ikaw ay nag-subscribe. Ah, domo. Arigato gozaimasu. Kaya make it a habit and lifestyle. Let's all watch the House of Golub YouTube channel every day at 7 PM! Hayata na! Subscribe and follow us! So ano game? Game!